Sabi ng iba kong kaibigan, mayroong 12,000 naman. At ang isa pang bayan, meron naman daw 18,000. Yun po ang sumbong sa akin. 18,000 per voter. Pero package nga po yun. Mula gobernador, vice governor, board member, ano pa? Congressman, mayor, vice mayor, at mga konsihal. Yun, ang package price ay 47 hanggang 18,000 doon sa aming lalawigan ng Samar. Oh my gosh. Ayos, di ba? Tayo pala, mga kakampi sa batas, ay nandito sa Commonwealth. Sabado po ngayon. Pero papunta po ako sa kulungan. Oh, meron po tayong dadalawing kliyente na nakakulong. Bago nating kliyente, kailangan ko pong kausapin. So pupuntahan po natin sa kulungan, kausapin. Okay? Papunta tayo sa Marikina City Jail. Andito pa lang tayo sa Commonwealth. Commonwealth, Tandang Sora ba ito? Sa Commonwealth area. At syempre po, kasama uli natin ang ating kakampis sa trabaho, ang Exciting S400i. Nasa 12,700 na po ang itinakbo natin. At malapit na pong mag 1 year itong ating kaibigang Kimco Exciting S400i. June 21 ko ba ito? Basta June last year ko po ito nakuha. Kung hindi 24, 21. So malapit na siyang mag 1 year. At siya po ay masasabi nating subok. Nasubok. At katuwang natin sa ating trabaho. Commonwealth area. Malapit na tayo sa circle. Kakaliwa tayo dun sa dulo ng Commonwealth. At dun tayo pupunta sa UP. Dun tayo dadaan papuntang Marikina. Okay? Hindi pa dito ang U-turn. Dun pa sa next. Baka magkamali tayo. Dun tayo. Kumusta po kayo? Sana po ay nakaboto kayo ng maayos. At kung sino, sana po kung sino man ang nanalo, eh respeto po natin ang resulta. Dahil tayo po ay nasa isang bansang demokrasya. At ano ba ang essence ng democracy? Simple lang. The will of the majority is the law. The will of the majority, or the majority decides.
whatever is the outcome of the elections. That is the essence of democracy. So sana po, kung may, lalo na ngayon, majority, nanalo po ang presidente na by majority, hindi lang po by plurality. 60% ang bumoto sa president and vice president. Eh, overwhelming po yun. 60%. Eh, sa akin pong pagkakaalala, mula sa nung ako'y ipinanganak, ngayon lang ako nakasaksi na ang botohan na ang presidente at vice president ay nanalo ng majority votes. Diba? So kung ikaw man ay kakampink o ikaw man ay supporter ni, ikaw man ay Pacman, ano ba tawag ng mga supporters ni Pacman? Pacquiao's? Hindi. Kasi ang ang kay Lenny kakampink ang tawag nila. Kay Pacquiao, hindi ko alam anong tawag eh. Eyo kay Isko, hindi ko rin alam. Eh yung ibang mga kandidato, wala silang tawag sa kanilang supporters. O hindi ko lang alam. Ganyan po ang demokrasya. Kaya po tayo may election para bigyan tayo ng pagkakataon na pumili ng ating magiging leader. Eh dahil po nagustuhan ng majority ang nanalong presidente, pagbigyan na po natin. Tama na po ang gulo. Eh kung hindi mo susuportahan si BBM o kaya si at saka si Sara sa kanilang trabaho, sa kanilang mga ipatutupad na mga programa, sino magsasuffer? Tayo din. Ang mga tao din. Tama? Eh dahil po sila ang binigyan ng mandato ng 60% ng mga botante, igalang na lang po natin. Nalungkot lang ako dun sa isa kong, sa isang post ng ating kaibigan. Sabi niya eh, I will never support Marcos and Duterte. Oh my gosh, ang dalawang yan po ay magsisilbi sa buong Pilipinas sa loob ng 6 years. So sino po ang pinagsisilbihan? Yung atin pong bansa. Iyon po ay bansa natin. So kung sasabihin mo hindi ko sila susuportahan, oh my God, sino hindi mo sinusuportahan? Eh di yung bansa natin. Di ba? Di po ba? Eh kung si Lenny ang nanalo, tapos sasabihin ng mga BBM, mga eh hindi namin susuportahan yan, eh pangit din, di ba? Ganun lang yun. Ang election ay natatapos pag naiproklama na ang nanalo. So pagtapos na, kung sino ang nanalo, igalang po natin. Kung sino ang binigyan ng pagkakataon ng mga tao na magsilbi para sa kanila, igalang po natin. Kung ibinoto mo man siya o hindi, suportahan mo sila kasi sila ang nanalo, di ba? Ganun lang. So nakakalungkot lang yung mababasa mo, I will never support them. Oh,
i-overwhelming nga ang pagkakapanalo ni Lee. Sino ang susuportahan mo? Si Lenny? Italo nga eh. So kung manggugulo si Lenny, susuporta ka pa din. Yan ba ang gusto mo mangyari? Masira ang Pilipinas, masira ang gobyerno, masira ang mga tao, masira tayo. Oh my gosh. That is not the way it is sa isang demokrasyang bansa. We were given a chance to choose the leaders of this country. And after the result has come out, it is your duty to respect the choice of the people, the choice of the majority of the people. Diba? We need, sabi nga, unity. Ano man ang kulay mo, tapos na ang eleksyon, isang tabi na, move on, magtrabaho na, suportahan na natin ang ating mga inihalal. Ganun lang. Dito tayo, dito na tayo sa C5 sa Ateneo area na po.